Recently, meron kang isang post sa social media na nag-trending, na super, super trending actually. Yung gumawa ka ng isang blind item. Sabi mo, may isang artist na pwede ka sana makipag-collab, tinanong mo naman ng maayos, pero tinanggihan ka, wala daw oras. So, willing ka ba, on Luis Descens, na sabihin kung sino yung artist na yun? Oo, sa'yo ko lang sasabihin ha, sa'yo lang, dito lang sa Luis Descens. Kung sino yung artist na tinanggihan ka. Okay, sino? Wow. Hi guys! Hi listeners! Welcome sa Luis Descens. At ang guest natin ngayon, napakatagal ko na rin kilala, nakasama at napakasarap kausap. At hindi lang basta artista, hindi lang isang mommy, kundi nakakatuwa na now, also a public servant. Hi to Melendez, Luis Descens. Welcome sa Luis Descens. Thank you, Luis. Ang ganda naman ng intro mo. Alam mo, yung pinakamaganda. Kumbaga, padagdag ka ng padagdag sa iyong title. Diba? Uh-huh. From a actress, more importantly, isang ina. Yes. Tapos ngayon, public servant. Ano ba yung susunod? Astronaut na ba yan? Ayaw ko sa'yo. Babalitaan na ba namin? As a spaceship ka na? Papunta ka na sa ibang planeta? Ano pang gusto mong idagdag doon? Kung sakali man? Siguro ano, Miss ano, Galactica. Wow, Miss Galactica. Yung ano mo. Nice to see you again. I know. Actually, kami ni Aiko din, kahit same industry, pinakamatagal nating nagkasama. Nung naalala niyo ba yung celebrity playtime? Yes, sobrang fun. Yes. 28. Walis Tambo, Bulo. Mapalinis. Mapalinis ang bahay. Correct. Yes, isa sa mga game shows na nagawa dati. Si Billy mo na yun eh. Mm-mm. Tapos I took over. Yeah. Kung saan, dapat guesting lang kayo, pero naging regular kayo doon. Super, super. Pero maganda kay Aiko. It's very, very welcome news para sa lahat ng kapamilya. Kapamilya ka ulit sa pinakabagong project ko, which is? Sagrado Pamilya. Sagrado Pamilya. Kung saan, bukod sa tindi ng cast na pagsasama-sama, naging meme ka ng di oras. Oo nga! Pinatulan ko, di ba? Ano ba yung nangyari doon sa meme na yon, yung nakita mo? Kasi, Luis, pinasa sa akin ng makeup artist ko. Sabi niya, Miss A, mali. So, pagkita ko, may pangalan na iba. Oo, nakalagay, congrats, Barbie Fortesa. Oo, Fortesa. So, tinawag ako si Mother OG kasi manager ko. Uh-oh. Akala ko, serious kasi. Sabi ko, Mother O, pasabihan mo yung ABS, nagkamali sila. Sabi niya, ano ba yung nagkamali? Sinend ko sa kanya, tinawagan naman ako. Taka, ikaw talaga, patola ka. Hindi mo ba nag-gets yung joke? Hindi ko na-gets. So, ibig sabihin, kung sino man ang pasimuno nung meme na yon, yes, napaniwala mo si Aiko. Yes! Ang galing mo! Success ka! Lupit mo! Anong aabangan ng lahat sa teleserye to? Kasi yung cast nyo, hindi lang bigatin eh, super bigatin. Oo. Siguro yung story itself, kasi ano siya, very bold yung story niya. As in, magpapakita ako, Luis. Left lang. Wala na ako dyan, ha? Basta wala na ako dyan. Hindi, nakita ko si Piolo's there, Shaina's there, of course. Rosana, Tito Pip, of course, John Arcilia. I know you've already worked with the best of the best countless times. Pero pag nakita mo na sila, kasi alam ko recently, nagka-reading pa nga yata. Yes. So anong pakiramdam nung nagsistart na kayo dun sa kwento ng show? Anong pakiramdam being surrounded again by all these talented actors? Nakaka-pressure in the sense na ang gagaling nung kasama mo. So parang bawal yung tanga. Parang bawal. Kasi yung mga kasama ko, si Tito Pip, si John Arcilia, hello, napakahusay. Rosana Roses, Maylene. So lahat kami, parang nung sinabi na script reading, parang doon ko palang nagsisink in na wow, ang laki nitong show na to. Nung time na last show ko, so with Wildflower, wala kaming ganito eh. So nagulat ako na wow, ang galing, merong script reading. At least, ibig sabihin, kailangan maging ready ka. Up on your toes ka lagi. Kasi nga, yung mga kasama mo, magmahuhusay. At exactly yung sinabi na term ni Aiko na bawal ang
tanga. Bawal lang. Sa acting. Actually, na, gusto ko lang i-share, nangyari din sa akin. Na-share ko yan sa dati kong vlog na may isang napakalaking proyekto. Isang teleserye ng ABS called The Wedding or Weddings, kung hindi ako nagkakamali. Kasama ko si Miss Ann Curtis. Kung saan, ganun din, inalok sa amin pagkatapos ng Kapanerang Kuba. Pina-workshop ako. Intense. Kasi ang character ko may pagka-OC. So, basta basically, nag-workshop talaga ako lahat-lahat. Tapos, pinakap ako. Pinakap ako. Oo. Nung first day. Oo, kasi daw may ibang kukunan. Oo. Ang hindi ko alam, pakap pala ako sa buong show. Kawawa ka naman. Isa yun sa mga bubog ko, pero tinatawanan mo lang. Ay, sorry. Kasi nga, tingnan mo naman after noon, bumabawi ka naman. Sa ang dami mong awards bilang host, di ba? Actually, kakabili ko lang ng bagong bahay for my awards. Wow! Totoo ba? Totoo ba? Ba't ako bibili ng bahay para sa mga awards? Actually, ngayon lang nangyayari, hindi lahat ng show na gusto mong makuha, ibibigay sa'yo. Pero kung ibigay sa'yo sa tamang pagkakataon, yun talaga yung deserve mo at kailangan mo nilang galingan. At ginagalingan din ayoko sa pagiging isang public servant. Ay, thank you. So, paano mo na nagsimula yung journey mo as a public servant? Kasi, public servant, yes. Luis, iba? Kasi I was able to finish my three terms, yes, which is 9 years. And then I came back, di ba, I rested for 10 years. Matagal ako nag-rest, and then I came back dito naman sa District 5, which was my district din before. So kaya nga, after, sabi natin, 10 years, tapos bigla na lang, ano yung naging meet siya? Bigla na, okay, it's time to serve again. Kasi pandemic nun eh. Going to pandemic, so hindi lahat ng tao, di ba, may lakas ng loob na umikot. Yung dad ko, my stepdad, passed away dahil sa COVID. So parang my way of giving back na parang okay, lahat kami sinalba mo sa COVID, isa ang nawala sa pamilya namin, gusto kong tumulong sa district ko. Then sabi ko, paano ako makakaikot ng bilang counselor? Kasi at that time, I was still running, di ba, Luis? Ang hirap eh, nakamask ka, iikot ka, and then hindi ka makapag, yes, di ba, yung connection sa tao. Yes. Eh yun ang advantage ng mga artista, di ba? Yes. When they see your face, when they able to touch you, yes, nawala sa akin lahat yun. So parang naging yung driving force ko yun na, wala tong advantage lahat. So kung ano man ang boto na makukuha ko, ibig sabihin, gusto talaga ako ng tao. Dahil naniniwala sila, mm-mm, sa kakayahan mo. Yes. May napansin ka bang iba sa political landscape or as a public servant when you served before compared sa political landscape now? Before kasi, Luis, alam naman natin na ang advantage ng mga artista is our name, di ba? Familiarity. Oo, name recall yan eh, di ba? And then when they see you, they get excited to see you. Yes. Ngayon kasi iba na. Hindi porket may pangalan ka, may karapatan ka, or espasyo ka sa public service, you have to prove your worth. So yun talaga, medyo hindi naman ako na nahirapan gaano because nga may background na ako, yes, as a public servant. Kaya lang nga, yun yung parang naging driving force ko talaga, Luis, na paano makikita ng tao yung sincerity mo without them seeing your face, without them touching you. So nakita talaga nila at the end of the day yung mga nagawa ko before, naalala nila. Tinatry kong balikan yung dating political landscape. Dati ba, you would know because you were already a public servant, kasi ngayon grabe yung fake news. And doon na ang labanan, yeah, actually. Pa. Even on social media. Mm-hmm. Actually, ang labanan talaga, ang kampanya is wala na nga sa free TV eh. Yes. Ang kampanya is on social media. Mm-hmm. So, nagulat ka ba na ganun na yun compared to, I guess, when you were serving before, mas traditional? Yes. Ngayon, yung sa fake news, Luis, hindi ako worried dyan. Kasi sa barangay, sa district ko, sa District 5, main in QC, although lahat ng tao is may cellphone, may access sila sa lahat ng apps, but at the end of the day, nakikita talaga nila sino yung bumababa and pumupunta sa kanila. And yung thought na, andun ka ba nung kailangan ka namin? Babalikan ka ng tao eh. Ang disadvantage lang on my part ngayon, kunyari, may taping ako. Tapos may nangyaring wala ako doon. Kailangan yung staff ko talagang ready talaga na nandun sila para to represent me. Kasi nagpaalam ako, Luis, before ko gawin tong soap ko with ABS, I told them na, please, payagan nyo naman ako mag-taping ulit. Kasi sabi ko, hindi ko naman bread and butter talaga ang politika. Sabi ko, gusto kong mag-acting ulit because half of my, the salary that I'd be getting as an actress, ipang tutulong ko rin. Yes. At saka mas nakakatakot kung yumayaman ka bilang public servant. Exactly. At saka, takot ako dyan, Luis. Takot, naniniwala ko sa karma eh. May kapalit. What you reap is what you sow, diba? May saying ng gano'n, diba? Naniniwala ako sa karma talaga, Luis. And ayan ang iniiwasan ko talaga. How do you balance your time
as a partner, as a mom, as a public servant. I know it sounds cliche, pero Luis, naniniwala ako na if there's a will, there's a way. Kasi kung gusto mo isang bagay, gagawa mo ng oras yan. Kaya minsan, may mga nagsasuffer na, kunyari, love life mo, babawi ka na lang sa ibang oras na po pwede kang mag-concentrate doon, di ba? Like ako, kay Kong Jay, sasabihin ko niya, baby, huwag muna tayo, gusto mo yun, ang bata ng tawag nila. Ay, baby! Baby! May ganun na kayo, may ganun na kayo. Hindi ko na-expect yun, ha? Ang na-expect ko kay Aiko at kay ikaw, mga love, mga honey, pero no. Baby, tapos? Sirang ulo ka talaga. Ano tawag niya sa'yo? Ganun din? Baby din. Parang di ko maisip si Kong na, baby. Ayan, parang di ko siya maiisip. Ayan, tapos ano sasabihin niya? Ayan, kunwari. Sabi niya sa'yo, baby, hindi ako pwedeng, ano, kunyari, ako yung hindi pwede, Luis. Sabi ko, baby, pwede natin munang i-reset yung dinner natin. Sasabihin niya, bakit? Kasi may emergency. I have to be in my district. Maintindihan niya. Yun yung advantage ng pagiging public servant din, yung partner ko. Kasi naiintindihan niya ako kung saan ako nanggagaling. When you see na whether sa distrito mo, anyway, when you're public servant, kahit nasabi mo na sa specific district ka, feeling ko nakikita mo rin talaga ang problema ng buong Pilipinas. Oh, yeah. Diba? Hindi mo pwede sabihin na nakapiring ka na, na doon ka lang nakafocus. You will see the bigger picture. Mm-hmm. As a public servant now, meron ka ba isang memorable moment na ang sarap balikan? Kasi ako, like, hindi man ako public servant as an artist at nakikita ko sa pero mommy ko. Pero ang dami mo natutulungan din, alam ko thank yun. Thank you. Thank you very much. Yung, sometimes you see the most genuine smile sa isang taong yayakap sa'yo dahil meron ka naging impact sa buhay nila or nila for a certain barangay, for a certain district. Meron ka bang ganun? Yung kumbaga, hindi biro maging public servant, pero nung nangyari yun, everything was worth it. Nangyari ba? May naalala ka bang ganun? Merong isang estudyante, Luis, na napag-aral ko siya way back, first term ko pa. And then after ilang years, may lumapit sa akin. Siyempre, hindi mo na sa dami ko nakikilala at nami-meet, di ba, yes, ng mga tao. Hindi mo na maalala. Lumapit siya sa akin, may daladalang picture ko, tsaka picture niya nung bata pa siya. Hawak-hawak na yung diploma niya. Sabi niya, konsehala, naalala niyo ba ako? Sabi ko, pasensya ka na. Sabi ko, anong barangay and anong, bakit, paano tayo nagkakilala? Sabi niya, ako yung pinagtapos mo ng pag-aaral. Ngayon, umuwi lang ako sa bansa natin kasi Pasko. Ito, nangyari lang last Christmas. Kasi magdadala ako ng mga kinita ko at mga pasalubong ko sa pamilya ko. Guess kung ano ang trabaho niya ngayon? Engineer sa ibang bansa. E nag-start yun ng walang-wala talaga yung pamilya niya. Parang siya lang talagang inaasahan. So talagang, pagkita ko sa kanya, gusto kong maluha. Yung simpleng thank you meant a lot to me. Para yung award natin na kukuha sa acting, yes, or hosting, yes, di ba? Yes. Ang sarap eh, walang katumbas yun. No, sabi ko nga, I guess, iba yung fulfillment pag nanalo ko ng acting awards. May napasaya ka through a TV screen, through a movie screen. Iba yung nakita mo or yung naramdaman mo na talagang may buhay kang binago. Mm-mm. Nakwento mo ba yun kay Bimi pagka-uwi mo? Or may nakwento mo oo, ba yun? Ano sabi niya? Sabi niya, di ba ang sarap? So naiintindihan mo na kung bakit meron talagang ano, ang public service, may magnet yan na kahit ayaw mo na at gusto mo nang iwan, ibabalik ka niya sa pwesto mo. Kasi nga, dabalik ka dun sa babalik na thought na pag iniwan ko bang to, eh maraming buhay ang ano, ang imbes na marami kang buhay na matutulungan, iiwanan mo na sila basta-basta. So yun yung second thought ko. Pag gusto ko na yung minsan, like Luis, last year, di ba na may controversy sa akin, yung TikTok issue, yes, sa session, yes, di ba? So parang yun yung na-feel ko talaga, di ba? Gusto mo balikan yun? Na-feel ko talaga, Luisa, parang napaka-unfair ng tao. Nakalimutan nila na wala akong issue ng pangungurakot, wala akong absence sa session, and then isa ako sa mga konsel na maraming napasang batas. Pero bakit yung isang beses lang naman na wala naman kami nilabag na batas, nag-trending ako? Parang sana, bakit ganun din? Minsan napapansin ko rin, Luis, sa mga ano natin, social media apps natin. Pag nag-post tayo na like kami, for a time, hindi ako nagpo-post ng mga projects ko, yung mga nagawa ko. May nababasa ako, o ano, nagbubutas ka na lang ba ng upuan? So syempre parang, i-block ko na lang, di ba? Kasi I know better. I know myself. I know my worth and my capacity. Pag nagpo-post naman ako ng maraming nagagawa ko, wow, sipag ni Konsehala, sipag, ganyan-ganyan. Tapos, iilan lang yon. Ang likes lang nun siguro mga pinakamarami na 150 likes. Pero kapag tungkol sa buhay ko, chismis, 1,000 likes, 10,000 likes.
aminin naman natin, I guess it's human nature, doesn't justify it, it's not always right, mas masarap pag-usapan ng nega. Oo nga, ba't nga ganoon? Ang toxic ngayon, yun yung kakaibahan isa pa ng dating politika kaysa ngayon. Parang ngayon, parang everything is just double magnified. Para ka na sa aquarium. Aquarium na nga ang buhay natin, Luis, yes. Di ba? Pero ngayon, mas 10 times pa magnified. At mas madaling gumawa ng kwento. Oo, ngayon na, right now, siguro the way I see it, anything you put out online becomes automatic truth para sa mga tao. Lalong-lalo na sa mga taong hindi ka gusto. Pag mas masarap paniwalaan dahil laban sa'yo, ay oo, totoo yan. Ang napag-usapan is yung TikTok, samantalang everything na talagang you're supposed to do, nagagawa mo ng tama. Yung hindi pag-absent na session, malaking bagay yun. Napakalaking bagay. Yun ang favorite moment mo as a public servant, as an artist naman, ano yung favorite moment mo? Ay, syempre, every time nakakuha tayong award, di ba? Kasi parang ano yun eh, testament that you've done a good job, di ba? And also, pagka nakakarinig ka ng, huy, hanggang ngayon, yung sa Wildflower, yung mga memes ko, di ba? Yes, buhay yes. Pa rin. Tapos may mga, like ngayon, nasa Netflix na siya. So may mga fans ako from abroad na nag-IG direct sa akin na, huy, hey, Governor Emilia, ganyan-ganyan. So nakakatuwa, di ba? Kasi hindi lang mga Pinoy nakaka-appreciate talaga ng mga gawa natin, mga Pinoy. And I think na, you know, for someone like you na, sabi natin na, you've been in the industry for quite some time. At ganito yung nangyayari kay Mommy, kay Tita Sharon, kay Ate Guy, I'm sure nangyayari. Na meron kayo mga new generation of fans. Oo, totoo yan. Kasi di ba nasanay tayo, lalo na, for example, si Mommy, nasanay siya na yung kadalasang mga tagahanga niya may certain age bracket. Yeah. Pero nagulat si Mommy na ang dami na rin mga baget. So, anong pakiramdam na kahit, kumbaga, may new generation of fans ka rin? Ang sarap kasi, like, pag umiikot ako ngayon, siguro ito yung naging avenue din sa akin why I'm into vlogs also. Because I have to reintroduce myself to the online viewers, yes. Diba? And which are millennials, Gen Zs. And in my district, kapag pumunta ako sa mga colleges, sa mga schools, they know me na because they watch my vlogs. And then, yung mga memes ko, nakagiging relatable sa kanila because yung moms din nila nagsasabi na, alam mo ba yan yung yung sa Wildflower? So, siya, translate na sa kakilala na nila ako. At nakita ko, sobrang, babalikan ko lang na sobrang ngiti kanina ni Miss Icon nung pinag-uusapan natin si Bebe. It's not baby. Bebe. Paano ba nagsimula ang love story ninyo? Online. Nag-message siya sa akin sa IG Direct. And then, yung profile pic niya was caricature. So, parang for 6 months, ako, sino ba itong parang addict na ito? Message, diba? No prior meeting, kahit na hi, hello lang, inapulat. Wala. Ano yung unang-unang message niya? Sabi niya, hi, Miss Aiko, this is Mayor Jay Konghon of Subic. Sabi ko talaga, Mayor, kas karikature yung mukha. Okay. Sabi ko, nantitrip to, bahala ka nga. So, 6 months, message naman, can I have coffee with you? Okay. So, scene lang ako, parang ha, weird. Scene lang, all throughout. All throughout, scene lang. Kasi nga, caricature. Tsaka hindi ko ino-open yung yung... Mga message? Oo. Hindi, yung yung... Profile niya. Kasi nga, hindi ako interesado. Kasi nga, yung caricature niya, nakasalamin. Tapos ang wala lang. Tapos, hanggang sa kasamaang panan, ito na lumalabas. Okay. May kailangan ako sa Subic. So, kahit pa paano, naniwala ka na nga na mayor. Parang kasi paulit-ulit siya, I'm the mayor. Okay. So, baka nga siya yung mayor, di ba? So, sabi ko, Mayor, kung ikaw nga si Mayor, sabi ko, may problema ako sa Subic. Sabi niya, yes, Miss Aiko, ano yun? Sabi niya, Mayor, kasi may kailangan nga ako sa Subic. So sabi niya, sige, ako na lang pupunta sa Manila para hindi ka na pumunta sa mag-meet tayo. Okay. So nag-meet kami. Ayun na, after ng dinner na yun, hindi na, naging persistent na siya. Hindi niya na ako pinakawalan. Investigador ang dating niya, hindi ka tinantangan. Oo. Tapos, sabi mo nga, coming from a weird place na parang sino to? Yeah. Kailan mo na-realize na, okay, this could be something special? After nung mga fifth date namin. Bilis ah. Fifth date. Kasi araw-araw yun ah. Araw-araw. Walang mintis yun. As in araw-araw. From Manila to Subic, Subic to Manila, pabalik-balik yung bibiyahe siya. Imagine mo, Mayor siya. Isang linggong pag-ibig ang datingan. Yeah, tas parang mga one and a half months na, doon na yung sabi ko, ay, mabuting tao to. Kasi nung una, barkada-barkada lang eh. Nung naging persistent na talaga yung mga magto 2 months na, dun sabi ko, mabait na tao talaga to. Hindi dahil may kailangan ako at that time. Pero mabait talaga kasi dun na yung nakilala ko yung pamilya niya, napaka-humble. So pagka
coming from a syempre mayor, malaking position yan. Yeah, of course. I mean, ang responsibility niyan, sobrang laki. For him to give me so much time, parang feeling ko sa ko, ay, seryoso to sa akin. No, and the best part, the way I see it, giving you so much time, na hindi niya nakakalimutan yung constituents. Totoo. Di ba? Nakabaga, pagkatapos niyang maging mayor, then gagawa siya ng personal. Kasi madali yan for some public officials na itutuloy-tuloy ang ligaw, na kinakalimutan ang pagiging public servant. Totoo. Diba? Hindi. Siya walang mabubutas kasi nga everyday, makikita niya talaga, makita lang niya ako an hour, babalik na naman sa Subic. Tapos nag-uusap kami sa phone ng 5 hours, ganun na, tapos papasok, ganun siya. 5 hours kayong mag-usap sa telepono? Para kami hindi nauubusan nung mga bago pa kami. Pagkabitaw mo, tumutulo na yun. Ba 30 minutes nga lang, pag binitawan mo, di ba ang init ng tenga? Ang sa oras na tumutulo na yun lahat. Did he ever tell you o naikwento ba niya kung bakit siya napasend ng unang message na, hi, ako si Mayor Jane, may ganun ba? Sabi niya kasi daw, napanood ka ba niya? Random na, uy, she seems like a lovely lady. Masendan ko nga ng DM. May ganun ba? Nakita daw niya ako sa Eastwood. Wala daw akong ayos noon. Ang lakas daw ng boses ko, tumatawa ako. Sabi niya, parang itong babaeng to parang totoong tao. Sabi ko, ginudge mo talaga ako na totoong tao ako daw sa tawa ko. Sabi niya daw kasi parang napaka-raw ko daw. Parang wala daw akong, hindi ko daw iniisip kung sino ako, ganyan. Kaya niya ako minessage yun. Ano yung sikreto niyong dalawa? Why do you think na everything works? Siyempre, you have good days and bad days. Wala kaming competition, Luis. Kasi it's very important for a relationship that you bring out the best and worst in each other. Ngayon pa lang na magkarelasyon kayo. Para pagka nag-asawa kayo on a next level na, alam niyo na kung paano tatansyahin ang ugali na isa't isa, di ba? He's seen me sa worst ko talaga, Luis. Yung talagang yung pwede na siya mag-walk away, but he choose to stay. So, ganun din ako sa kanya. Nung times na talagang kailangan niya ng tumindig na isang tao para sa kanya, nandun ako para sa kanya. Irregardless pa kung gaano pa kahirap yung pinagdaanan namin. Ano ang style niyo pa nag-aaway kayong dalawa? Tutulugan ng problema o pwede lang ipagpabukas? Eh, hindi ako pwedeng magpabukas. Kasi gusto ko talaga right there and then isosolve mo. Kasi sinubukan kong ipabukas, umabot ng 2 weeks, Luis, hindi na siya healthy. Na-try namin yun nung bago pa lang kami. Wow, 2 weeks umabot kami. 2 weeks yung karga yun? Oo, di ba? Yung parang ang init ng ulo mo, yung parang ano ba to? Eh pwede naman, yung pinag-awayan namin, napakababaw. Yung parang ano ba to? 2 weeks para dito, it's not worth it. So, na yun, na-adjust na namin sa isa't isa ngayon. Ito, isa to sa mga advice din kami ni Jessie. Parang sabi namin na pag nag-away tayo, pinaka-importante is huwag tayong matutulog na magka-away. 4 months na kami hindi natutulog. So, puyat kayo lagi. Siguro nga, dapat yung nagawin. Hindi pa na akong naayos. Tawag siya ng tawa. 4 months na kami hindi. Patok na ako. Hindi, ito ano pakiramdam na as a viewer siguro, seeing how crazy it is right now sa industriya, napakaraming breakups na nangyayari. Ayo, no? Oo. Was it easier ba? Kahit tayo kasi, di ba? Makulay ang mga love life natin. Yeah. But I don't think it's as crazy as now. Yeah. Makaganapan. Probably because of the social media nga, di ba, Luis? Yung effect na parang everybody can be an investigator and everyone can just be a source, di ba? Oo. Parang makita ka lang, pwede kang picturean, sasabihin, oh, nagaganyan na. Kahit naman nagkukwentuhan lang tayo, parang they tend to exaggerate things more now than it was before. Ito, tanong sa'yo, there are so many talented young stars ngayon. Sino para sa'yo? Give your siguro mga 3 na tingin mo will be, or maybe they already are, the next generation of superstars. Oh, I'm so bad with names. Gosh. Sa babae, Jillian Ward. And then, I like, si Isa Calzado siya kasi Jodie kasi ibang generation. Iba na yun. Diba? And kumbaga, ang daming nilang achievements. Kasi gusto ko yung dalawa na yun. Sobrang gusto ko. Gusto ko si... Sino? Kasi hindi ko pa nakaka-start ma-work si Gray tsaka si Kyle Echeri. Okay. Pero parang sa pinapanood ko sa kanila, meron silang merong ibubuga na I'm really excited to watch and be with them when I work with them. May role ka pa bang gustong magawa? Ako para sa akin kasi, isa sa pinaka-nakaka-bad. Ang addiction ko, if you will, ay Pinoy horror movies. Oh.
Kung saan isa sa pinaka tumatak kay Aiko yung madre. Oh, yung manananggal. Oo, di ba? Yung shake, rattle and roll. Kung saan kasama mo si Tito Miguel Rodriguez. Yes. At binugbog si Miss Lilia Contapay sa eksena at pinagtanggol niyo. Yes. Gusto ko lang balikan kasi I'm a fan. Okay, I'm a fan. Kamusta yung doing that that episode ng shake, rattle? Kasi naipit ka sa barbed wire nun at sumisigaw-sigaw ka. Ang makakapatay lang pala sa'yo si Icy Mendoza. Diba? Hot sauce lang pala katatak mo. Diba? Hot sauce lang. Alam mo ba, Luis, yung eksena na nasa bubong ako, naipit ako sa electric wires. Ano lang yun? As in, ganito ka bababa. Tapos, lalagyan lang nila ng double na ganyan. So, di ba, parang ako, mabungis-ngis ako, di ba? Bilang tao. So, nakikita ko, si Direk Peke, nagagalit sa akin kasi tinatawanan ko yung set. Sabi ko, ano yan? Hindi naman ako maniniwala dyan. Kasi, babong, tapos, nakikita ko, umuusok-usok na ganyan. Sabi ko, makakat sila. Ano ba? Bakit mo ino-okra yun? Kasi, hindi ko kaya, natatawa ako. Hanggang yung ano na, may ipit na ako. Di ba magdadrool ako noon? Yes. Tapos may pangil, di ba? Ang hirap nun, Luis, nalalagyan ng ano, karo syrup yung bibig mo, tapos may dugo, tapos mag-aarte-arte ka noon. Saka hindi ka lang sasalita doon, puro ha! Saka alas stress ng umaga yun. So, imagine mo yung umaga pa lang na trabaho ka na, hanggang 3 o'clock pa kukunan yung ganong ka-heavy na eksena na may ipit ka. So, ang hirap, di ba? Ito naman, ano ang payo yung mabibigay mo sa akin? As a tanong tayo, we talked about you being a public servant, we talked about you being an artist, diba? As a parent naman, ano ang technique mo as a parent? I'm very close to my kids, and they, I can tell. I'm very close to them, to a point na they treat me as their barkada, but with respect. Yeah. I don't want them to hide anything because I've always told them na, hey, Andre, Martina, lahat ngayon nasa social media. Feeling nyo na parang ano, nakadekahon ng buhay nyo, di ba? People can just invent so many things about you, they can judge you. So it's better na for me na akong unang makakaalam if in case meron kayong mga bagay na hindi kagandahan na magagawa. So they tell me talaga, even the ugliest and the tiniest detail, they tell me. Same sa mami ko. Si Andre, medyo mas napasok niya, no? Ang showbiz. How is he enjoying the world of showbiz? Nag-enjoy siya. Kanina, pag alis ko ng bahay, pupunta siyang taping. So sabi niya, Mom, hindi ako nakapag-ATM. So sabi ko, wow. So anong parinig yan? Sabi niya, pwede bang ano, pahiram muna ng cash para hindi na ako nagmamadali siya sa taping. Sabi ko, sige, sabi niya, babayaran kita tomorrow. Samantalang dati, Luis, nung bata-bata pa, yung wala pa siyang kita, ako nagbibigay sa kanya talaga ng kita niya, ng ano na, ng allowance. Ngayon talaga, panangheram siya, babalik niya na talaga. And he means it, ah. Pag sinabi niya, Mom, hiram to, ah, ibabalik ko, babalik niya talaga. And that means kumikusa siya, knowing fully na kaya naman niyang hindi ibalik sa'yo. The fact na meron siyang delikadesang ibalik means you did a great job raising him, di ba? So ako, may advice ka ba sa akin din naman as a parent? Ah, kasi nakikita ko on social media on how you treat Peanut, di ba? Ang advice ko sa inyo is enjoy her while she's that age. Kasi sobrang times, it's just so fast now, di ba? Yes. Ikaw, Luis, busy ka. I always believe in the quality of the time, hindi yung quantity. Kasi di ba sinasabi nila for some na, you know, you should spend quantity of time. No, for busy parents like us, we'd rather spend quality time. So ang advice ko sa'yo, Luis, kahit hindi ka lagi nandun, basta make sure that you spend quality time with Peanut. And you have a message for everyone na one, inaabangan ang iyong pagbalik arte rin naman sa ABS. And everyone na sinusuportahan ginagawa mo as a public servant and as an artist. Thank you kasi kahit anumang field ng pasukin ko, nandyan sila. They never left me. And thank you also, Luis, for having me. Thank you. Kasi talagang pinapanood ko yung show mong to. Thank you. Dahil kasi isa ka sa stress reliever ko talaga. Kasi totoo, nakakatawa ever since yan si Luis, kahit sang makita ko, isa ka sa mga artista talaga na hindi ka pinaglakihan ng panahon ng ulo. Yan na, siguro didikit yan sa mga yung post ko nung nakaraang araw. Ikaw ang isa sa mga malaking artista na never talagang lumaki ang ulo. Kaya deserve mo kung anong blessing mo kasi mabait kang tao. And ang ganda ng pagpapalaki ni Ate V at ni Kuya Edu sa'yo talaga. Kaya sobrang deserve mo yan. Hindi, ibabalik ko lang din sa aking words of wisdom kasi eksakto din naman sa iyong sinabi. Kasi tinatapos ko naman yung show ko na dapat may na-i-impart ako na talagang totoo sa mga tao na makakatulong sa kanila. Ibabase ko lang sa sinabi mo na hindi naman lumaki yung ulo ko. Kung ano naman. Kaya ang payo ko po sa inyo lahat, dapat bata pa lang, mayabang na kayo.
dapat bata pa lang, mayabang ka na, masama na yung ugali mo, para kahit yumaman ka, sumikat ka at lahat-lahat, hindi nila masasabi na nagbago ka. Kasi bata pa lang, masama na yung ugali mo. Ako po mali. Ayun ko sa'yo. Yun lang, hindi lang tama. Kasi ang pangit nun, sabihin ka, yumaman lang, nagsasumama na yung ugali. So bata pa lang, samaan nyo na po yung ugali ninyo. Para sinabing, ay, hindi siya nagbago. Tama. Ang galing mo doon. Ba't hindi ko naisip yun? Thank you very much. Thank you, Luis. Nice to see you. And I know, same here. I appreciate you. And sinasabi ko to sa mga nakakausap ko talaga na I love seeing you as a public servant because you truly are serving the public and not yourself. Ay, thank you. At yun ang kailangan natin ngayon. Mwah. Thank you very much. Thank you. Amaj, thank you very much. Love you, Amaj. Bye, guys. Listeners. Bye. Willing ka ba, on Luis Descens, nasabihin kung sino yung artist na yun? Oo. Sa'yo ko lang sasabihin, ha? Sa'yo lang. Dito lang, sa Luis Descens. Kung sino yung artist na tinanggihan ka. Okay. Sino? Si ano? Si ano? Yes. Napaka-ano naman nun. I know, right? Diba? Nang aano? Pero nag-ano naman? Hindi nga kami nagkaanuhan eh. Kasi nga, hindi siya nang-aano. And maraming salamat pala sa Fresh Philippines dahil sa dami ng alcohol and masks na pinadala sa bahay. Sa bahay namin nakakalat yung alcohol ng Fresh Philippines. So Fresh Philippines, mwah! Thank you very much.